Magandang hapon sa News 5 Alerts. Inendorso ni Ilocos Norte 2nd District Congressman Angelo Marcos-Barba ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Ayon kay Barba, sapat or sufficient in form and substance ang reklamo laban kay Leonen, kaya dapat daw bigyan ng pansin ang impeachment complaint. Si Barba ay pinsan ng natalong vice presidential candidate na si dating Senador Bongbo Marcos. Naunang binasura ng Korte Suprema ang mosyon ni Marcos na ipa-inhibit si Leonen sa ilang taon ng vice presidential electoral protest nito. Kaninang umagay, naihain na ni Edwin Cordevilla na nagpakilalang Secretary General ng grupong Filipino League of Advocates for Good Government ang reklamo. Present din sa filing si Larry Gaton, o Attorney Larry Gaton, na tumatayong legal counsel ni Cordevilla. Hindi pa rin natatanggap ng kampo ni Leonen ang reklamo, pero kampante siyang gagawin ng House leaders ang tama ngayong panahon ng mga krisis. Hindi rin kasi ito ang oras para bigyan pansin ang mga peking isyong nagugat sa mga personal o mapaghiganting rason. Payag daw si Health Secretary Francisco Duque III na unang mabakunahan kontra COVID-19 oras na dumating na ang bakuna sa bansa. Kasabay ng payag nito ang pagudyok ni Duque sa iba pang miyembro ng IATF na sumama rin sa mga unang magpapabakuna. Sinabi ito ni Duque sa pag-inspeksyon ng DOH sa Paranaque Integrated Exchange o PITX kanina. Sabi pa ng kalihim, walang problema sa kanya na maturukan oras na aprobahan ng Food and Drug Administration ang bakuna. Naunang inanunsyo ng FDA na posibleng sa March 2021 dumating ang unang batch ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Target ng gobyerno na unang mabigyan nito ang mahigit 24.6 million na Pilipino na kinabibilangan ng frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel. At para sa iba pang balita, punta lang sa news5.com.ph at sa News5 Facebook page. Ako po si Ed Lingao.